May kalabaw sa pare at baka. Binta niya, tingnan natin. Pag magkasundo, mabili natin. Pag magkausap, pre, magkasinabot? Oo. Pag magkasundo? Hindi, pag magkasundo. Kumpare. Kumpare. Kumpare yung sumol? Anong pamaligyan mo yung mga hayupan, pre? May balak kang mabrot? Tama? Ay, di. Maligyan na ako na, pre, kaya para mabawas-bawas ang pre, kaya hindi makabilog ng katawan para marami. Ah, tama, tama. Hindi tumaba basta sobrang dami na. Tapos pag ilagay natin sa bulsa natin, napakagaan ng dalhin. Oo. Hindi na mabigat? Sa trabaho. Kahit pagkaya mo, mahirapan ka pa. Magkapas-papas mo pa ng tag-iya? Pag talagang hindi na kaya sa katawan. Oh, ibinta. Ganon din kami, pre. Pag hindi namin kaya yung mga baka namin dyan, bawasan. Tsaka naman bibili pag, pag makaluag-luag na. Talaga yung lakas ng katawan mo. Oh. Para hindi mahirapan, hindi pumapayat yung mga alaga natin. Kasi pag sobrang dami, mamamayat yung alaga natin. Oo. Plus, yung nag-alaga, pre. Wala nga bumibili. Yung nag-alaga, pre, mamayat din? Pumayat din, lalo na pumapayat. Kasi yung pagkain, hindi nasa tama eh. Oh. Mas unahin pa natin yung pagpapakain sa ating mga alaga kaysa pagkain natin. Oh. Pero ang maganda, pre, hindi dapat pabayaan yung sarili natin. Kasi yun po ang puhunan natin. Oh, ang hirap lang dyan, pre. Kasi yung sa umaga, tuwing nga pagkain mo, hindi talaga ka makakain. Wala nang kasarap-sarap ang pagkain mo pag wala sa tama sa oras. Tama, tama. Lalo na pag walang ulam, pre. Lalo na pag walang ulam. High blood ka dahil asin lang yung ulam mo. Yun yung mahirap. Lalo tayo bumayad dyan. Mau siya. Wala kang tanong, pre. Wala. Wala kang tanong ni napakaraming bagay, pre, na napakalapit lang sa atin pero hindi napupunta sa atin, no? Yung nasa malayo pa yung nakakuha. Katulad sa kalabaw dito na buntis. Oh. Marami talagang ganyan, pre. Sanay na sanay ka, pre, maglakad sa bundok, ah. Sa matarik na daan. Oo, oh, naman. Araw-araw, eh, tanghali, hapon, umaga. Lagi na trabaho, pre, kaya parang wala talagang kapagod-pagod, eh. Kung sanay yung isa nating pare doon sa bundok, pre? Si pare na ito. Wala na akong balita sa kanya. Tapos nga, umangat doon sa bundok. Tapos, sabi niya na hindi karo dumarating kaya hindi ako pumunta doon sa Kobo mo kahapon eh. Andiyan ko kahapon? Sabi niya wala raw tao doon sa Kobo mo. Meron, hindi mo wala ng tao dyan, pre. Hmm. Andiyan si Pare Junior niya, bro. Hindi yan mawala dyan. Yan po. Katabi ng bahay. Parang hinihingal ka na, pre. Ha? Hinihingal ka na. Ito na po yung kalabaw ni pareho. May iba talaga pa rin na naniniwala sa ganyang kulay. Yung iba? Oo, oh, sa ilalim. Na, parang may ganun ba? Kasi yung, no, pre, sa tarpahong daw. Oo. Oh. Pero hindi ko maniwala yan, pre, kasi marami talagang dumarating sa akin na... Ah, basta kumain lang yan, pre. Oh. Sa tarpaho, mayroon ako dyan na marami talaga mga guhit dito, pero ganun din. Dapla magay kuko, pre. Hmm.
may gusto. Si Tinta pre. Pila day? 75. Si Tinta. Di na mo kaya pre. Hindi namin kaya 'yon. Subukan mo lang sa iba pre. Hindi namin kaya. Kahit sa si Tinta, di hindi namin kaya. Hindi po kami nakasundo sa presyo mga kaprobinsya, pero may pinag-usapan kami na tulungan natin siya. Yung kumpare natin na dalhin sa sakyan yung mga bakat sa kakalabaw, ikarga sa ating truck. So sa sunod na araw, doon namin i-deliver sa stockyard sa Dawis. Okay, Raprisa? Okay. Magkuha tayo ng maridagwa. Ibigay sa ating baboy. Yung baboy natin mga kaprobinsya, oh. Malaki na po. Yan, oh. At magaling na yung balat nila. Hindi na mamula, oh. Parang nasugatan sila sa biyahe. Dahil sa sobrang init. Nagka-sunburn sila. At namangha po yung mga kasama natin dito. Kasi sabi po ni bro, napakabilis daw lumaki sa ating baboy. Tingnan niyo po. Para humaba yung katawan sa ating baboy. Oh. Napakaganda po pag may mga magandang klaseng baboy tayo. Kasi yung baboy natin, hindi pa nga naglandi, hindi pa nga napakastahan. Pero yung mga kakilala namin dito, parang nagsaan na ba, nagabang na, na manganak yung mga baboy natin para bibili daw sila. Gusto nila magpalahi sa ating alagang baboy. Sabi ko po, okay naman pero medyo mahal talaga yung presyo basta yung baboy natin na mahal din ang bilhin natin. Pero sagot naman niya, okay lang daw basta makapalahi sila sa ating baboy. Yan po ang maganda. Pati yung mga baka natin dito na galing sa Batangas, ganun rin. May mga followers din tayo na dito lang daw sila sa atin bibili. Pero depende lang kung maparami ba natin yung mga baka natin na galing sa Batangas. Sana lang po, swertihin tayo. Kasi hindi pa tayo sigurado kung maparami ba natin yung mga baka natin dito. Pero gagawin mo natin yung lahat para maparami natin sila. Kasi mahal yung bili natin. Sa mga hindi nakapanood sa una natin mga video, yung baka natin na galing sa Batangas ay nasa 215,000 yung bili natin sa tatlo. Dalawang babae at saka isang lalaki. Yan. Yan po yung mga baka natin. Oh. Siya po si Batang. Babae yan. 002 yung number sa kanyang AirTag. Hello. Siya yung pinakamalakas kumain ng fins mga kaprobinsya. Si Batang. Oh, napakahaba ng mga paa nila. Kahit mahal pero satisfied naman tayo sa ating mga alaga. Hello. Yan. Nagpahimas na sila sa atin. Noong una po, ayaw nila magpalapit. Pero sanayin natin sila na lapitan palagi. Yan. Sila po ay bugbog sa kuan, biyahe. Tingnan niyo po. Ilang beses na po kami pabalik-balik sa stockyard mga kaprobinsya, pero hindi kami nakakita doon sa stockyard na ganito kaganda sa ating mga baka dito na galit sa Batangas. Yan oh, babae yan. At yung lalaki ito po, si Limer. Kasi sila po ay galing sa Limeri, Batangas. So Limer po yung pangalan natin. At yung lalaki nating baka, medyo nagtais siya. Tingnan niyo po yung tainga niya mga kaprobinsya. Yan. Pinakita din niya sa atin. Oh. Inakala ko po noong una na sa YouTube lang tayo makakita ng ganitong klaseng baka. Hindi ko po akalain na makarating dito yung mga baka na to. Pero dahil po yan sa tulong nila Ma'am Sol, Ganang Buhay at biyahe ni Roger. Sila po yung bumili sa ating baka doon sa Batangas.
at nagbayad lang tayo sa kanila. Yan, lumapit sila sa atin, oh. Napapansin ko, sana po hindi sila magbago, mga kaprobinsya, parang hindi sila matapang katulad kay Bitas. Si Bitas, medyo malaki din yung tainga niya, pero talo sila sa ating mga baka na galing sa Batangas. Yung mga baka natin, medyo namayat po sila dahil 2 linggo po na walang kain na maayos habang naghihintay sa resulta, kasi kinunan sila ng mga blood test bago sila transport papunta dito sa Negros. Marami pang test yung pinagdaanan nila. Yung isa, oh, matangkad din. Pero yung isa, sa tingin ko po, siya po yung pinakamatangkad, si Batang. Ito po. Hello. Gandahan lang natin silang lapitan. Yan. So, sikapin natin na maibalik sila sa kanilang napagagandang katawan. Siya yung may tali, oh. May sugat siya sa ilong, mga kaprobinsya, oh. Dahil siguro yan sa biyahe. Kaya nang napansin nila na nagkasugat-sugat yung ilong nila, yung iba tinanggalan nila ng tali sa ilong, tapos nilipat sa busal. At yung lubid niya nilagay sa kanyang ilong, palitan natin yan ng maliit kasi medyo malaki lang. Yung isa naming baka dito na si Bitong or Bitang, buntis na po. Malaki yung tiyan. Dati po, sabi namin, ah, guwapa kayo. Napakagandang klaseng baka yung baka na yan. Pero ngayon, yung tainga niya, parang wala nga sa kalahati. Ang laki compare sa ating mga baka. So, sa mga followers natin dyan, samahan niyo po ako na abangan ang ating mga alaga dito, kung ano ang resulta. Katulad din sa ating mga alagang baka dito na hinatining, sila si Pugi, Backbones, yung si Kabang. May bago tayong alaga na si Kabang, yung pinakapayat. Maraming nagsasabi na hindi na daw yun tumaba, pero subukan lang natin. Gagawin natin yung lahat para mapataba natin yung ating baka na si Kabang, yung Holstein. Sa mga matagal na po na hindi nakapanood, may baka tayo na payat, Holstein po, lalaki, yung baka na kinukuhaan ng gatas. Hindi pa natin nasubukan na bigyan ng napier yung mga baka natin na galing sa Batangas. Ngayon subukan po natin kung sanay ba sila sa napier. Yung tubo nga, mukhang napilitin lang silang kumain dahil sa sobra nilang gutom. Imagine nyo po yung mga baka natin na bili ni kabiyaheng Roger, siguro na sa mga 2 weeks before nila na deliver, kasi naghihintay pa sila ng resulta sa mga test na ginawa. Pag hindi pumasa sa test, hindi nila makuhaan ng transport or mga papilis. Kaya kailangan hintayin yung mga result sa test ating baka. Oops, op, op. Yung napier na kinuha natin dun sa Area 1, naitanim na po lahat. Pero sa ngayon, walang ulan dito sa amin. So, balak namin na maglagay ng patubig dun para mabuhay sila. Mm.
Kumain siya ng napier mga kaprobinsya, oh. Mukhang mas malakas siya kumain ng napier. Siguro first time pa nila ngayon na makatikim ng tubo dito sa ating area. Napapansin ko po na parang may kwan sila, may garapata. Yan, oh. Yummy. Pero yung isang baka natin, malakas naman siyang kumain ng dahon ng tubo. Pero subukan pa rin natin silang bigyan para malaman natin kung kumain ba sila lahat ng napier. Wah, malakas kumain mga kaprobinsya, oh. Go. Dito ba siya? Kaya, oh. Aha. Pero hindi tayo magkumpiyansa sa kanya. Baka magalit ba. Yan, oh. Magkahimas na siya mga kaprobinsya, oh. Sana lang yung kulang. Yung lalaki ang napaka-importante na sanayan na himas-himasin palagi. Kahit payat siya mga kaprobinsya, oh, pero kitang-kita natin yung hubog sa kanyang katawan, yung structure sa kanyang katawan na napaka-gwapo. Ay, yung isa nakatingin lang. Ilipat natin siya doon mga kaprobinsya, oh, sa labas. Sa labas ng bakod. Ulo ka na. Uy! Hop! Uy, 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 uy! Wah! To! Yan! Kumain siya ng napier, oh. So, walang problema yung mga alaga natin. Kasi sila kumain ng napier. Sa ngayon po, yung baka natin, may 8 tayo na babae. 8. 5 dito. Tapos 3 doon. At may 3 na maliliit, so 11. Tapos may 6 tayo doon na mga lalaki. So yung mga baka natin ay nasa 17. At saka 3 kalabaw. Yan. Yung kalabaw at baka na pinuntahan namin kanina, gusto sana namin bilhin pag nagkasundo pa kami sa presyo, tapos ibinta lang namin doon sa stockyard. Pero mukhang napakataas lang po sa presyo kasi 75,000 po yung asking price niya. Sabi ko po kahit 70,000 hindi ko kayang bilhin. So nag-offer ako sa kanya, natulungan ko siya para makarating ng stockyard yung mga alaga niya. At pumayag naman siya. Doon lang ikarga sa ating sasakyan. Tulungan lang natin na makarating yung baka niya doon sa stockyard at saka kalabaw. Ang mahirap po sa probinsya, katulad dito, pag wala kayo sariling sasakyan, mahirapan tayo na magdala ng mga alaga doon sa stockyard. Hindi na siya mapili sa pagkain, oh. Nasanay na siya dito. Nung una, palagi siya umiiyak. Yung ating ginya, nakabili po tayo ng 4 na ginya, isang lalaki at saka 3 daw yung babae. At yung 2 nakawala, ngayon 2 na lang yung natira sa kulungan. At palabasin natin sila lahat para ma-enjoy nila yung buhay sa labas. Yan. Ay! Yan po, oh. At yung iba, dito lang. Hindi naman sila umalis kahit nakawala sila. Yung isa nating manok, yan, yung kulay puti, oh. Nagsimula na siyang kumasta. Bigyan natin sila ng mais, oh. Sana po maparami natin yung mga binya natin dito ngayon kasi may babae na. Brrr!
dito po sa amin. Pag may mga bisita kami, wala kami ibang maihanda, yung manok lang. Sa mga nakarang araw po, nagtatay tayo ng manok. Itong manok yung tinatay natin, yung dalawa, tinula, yung dalawa, adobo, at saka yung tatlo, nilitsyon. So, pito lahat yung tinatay namin sa ating mga manok. Pero mukhang hindi nabawasan mga kaprobinsya, oh. Dahil sa dami ng ating mga manok. Yan. Hindi maganda yung ginawa namin na pinakawalan namin yung mga sisiw. Naobserbahan namin na hindi maganda. Kasi maapakan nila, oh. Hindi magkakaon ng maayos. Katulad dito, oh. Maapakan yung sisiw. Kawawa naman. Oy. Ay. Nakakali po yung mga alaga natin, oh. Yung mais na binigay natin, ito po yung na-harvest natin sa ating tanim. Ngayon po, magkatay tayo ng manok. Mag-ulam naman tayo ng manok ngayon. Kakalo lang mga kapabisya habang napapakain tayo sa ating mga alaga. Yung ginya natin sa ngayon, naging anim na. At mukha naman silang magkaibigan, no? Kahit baguhan pa lang yung apat, pero nagsama-sama na yung anim. Ang mangyayari po sa ating ginya, pares-pares na sila. Partner na sila. Kasi tatlo po yung binili natin na babae. At isang lalaki. Tapos yung ginya natin dito, lalaki. Ang problema dito, napakaingay po sa ginya mga kaprobinsya. Paano na kaya pag dumami sila? Kahit umabot lang sila ng 30 heads, napakaingay na. Nagkakauli na, oh, habang napapakain tayo. Mais yung binigay natin. Para hindi na mabusog yung mga manok natin. Pag puro feeds yung binigay natin, buslot yung bulsa natin. Dahil sa mahal ng feeds ngayon. Yan. Pagkatapos ng mais, paluapan namin ng konting feeds at saka tahot para panghimagas sa ating mga alaga. Dito po, pag magkatay kami ng manok, kadalasan sa kinakatay namin, mga lalaki lang. Pag mapiki na yun, pati babae, katayin. Basta piki na. Kalingaw raw, kalingaw ba? Pati pabo. Nainggit yung isang pabo. Pati yung manok. Yung dandang, oh. Gustong kumain sa ating kamay. Ito yung trabaho natin sa bukid o sa probinsya na parang hindi natin ipagpalit sa syudad. Wala to sa syudad mga kaprobinsya yung ganitong klaseng trabaho na magpapakain sa ating mga alaga. Napakatahimik. Pag sapit ng gabi,
tulog na. Walang TV. Walang ingay na sasakyan. Hindi tayo makarinig ng mga ingay na sasakyan. Hindi katulad doon sa bahay namin sa Ayungon. Pag dumaan yung mga malaking truck na may kargang tubo, murag muuyog yung balay ba? Kahit matibay naman yung bahay namin doon. Busog sila oh. Yan po ang game niya. Sana po maparami natin sila. Ang problema dito, sabi po ng iba, kahit saan saan lang ito mag-itlog. So kailangan nating bantayan kung may mangitlog na sa kanila, para kunin natin, para hindi kainin ng aso. At saka ipunin, pwede natin incubate. Ilagay sa incubator, may incubator naman tayo dun sa Ayungon. Binigay po sa ating followers from Easy Hatch Incubator. Pag gusto po nyo ng incubator, pwede nyo yung i-message yung Easy Hatch Incubator. Yun po ang FB page nila. Yan. Subukan naman natin na magparami ng ibang klaseng alaga. Kung kaya ba natin silang paramihin dito sa ating area. Kung hiyang ba sila. Kumain na silang na mais oh. Pero yung mga ginya natin, nasanay po sila sa bigas. Napapansin po natin na yung pinapakain sa pinagbilhan natin, yung bigas ng palay. At kaya naman, bigyan natin sila ng pahimagas. Tahop at saka konting feeds. Tapos, haluan natin ng vitamins. Wala po tayong ibang vitamins na ginamit dito para sa ating mga alaga. Ito lang. King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napaka-effective to gamitin para sa ating mga alagang baka, kambing, baboy. Pwede naman siya sa rabbit, pwede siya sa aso, pwede naman siya sa kabayo. Yung kabayo natin dati na si Maximo napakataba po. Dahil po yun sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. At napaka-simple naman ang paggamit sa King's Beta Plus. Isang kutsara lang sa bawat 4 na litrong tubig o isang kutsara sa bawat 3 ginong feeds. Pag magkaroon ng sipon yung mga alaga nating sisu dito, Panamox 40 yung ginamit natin at Panamox Caplet naman para sa mga inahan at kandang. Yan po ang maganda dito sa amin, napakadali lang maghuli ng manok. Lagay mo natin sa kulungan. Walang kahirap-hirap ba? At wala namang problema kahit magkatay pa tayo kasi may mga bagong siso naman tayo dito. Yan. Meron pa dyan. Hello. Yan. Meron pa dito oh. Mga bagong pisa. Marami po, sana po mabuhay silang lahat. Meron pa dito. Meron pa dito. Yan po. Mga isang araw pa lang yan. At meron pa dito. At may mga naglimlim pa tayo dito. Yan. So marami. Yung ating Jersey Giant, andun sa loob. Medyo malaki na po mga kapobinsya. Napakabilis lang lumaki basta may lahi yung manok natin. Nagsimula nang mag-enjoy yung ating mga bagong ginya oh, dito sa ating area. Nag-ingay na sila. Yan. At masaya naman yung mga dati nating ginya na dalawa kasi may mga kasama na sila. Parang tao din na pag may isa lang o dalawa lang, malungkot sila. Pero pag marami yung magsama-sama,
Napakasaya. Yan. At yung mga kalapati natin, oh. Napakabilis lang din nilang dumami. Napapansin ko po sa ating mga alaga dito, mga kaprobinsya. Napakabilis lang dumami. Pag marami tayong alaga, nakakaaliw lang tingnan. Mukhang nagkamali si Dodong sa pagligay ng pagkain. Yung lagayan ng tubig, yun po ang nilagyan nila ng pagkain. Ito po, itapo natin to para po sa mga sisiyo. Yan o, marami namang sisiyo dyan sa ilalim. At dito, kasi mahilig maligo yung mga kalapati, mga katubinsya. Balak kong analakihan yung lagayan ng tubig sa kanila para maligo sila. Yan po ating mga kalapati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang 14. Ano ba si taas, oh? Mga kaprobinsya, kaya na po. May natira pa kaming pato, oh. At ngayon manok naman na may halong gabi. Yan, adobo. Masarap yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Tahimik yung mga kasama ko. O mo kalulag basket ka na di ay? Wala. Wala mo sokol? Wala uwa mo katahan. Natawa ko, mukhang totoo. Wala na yung katahan di ay. Hindi nagbayad sa talo. Yung pustahan nila, 1 litro. Pag matalo. 1.5? Ah, 1.5? Ah. Buslot, busa mas hindi. Ah, iyon ni mong pamilya do, buslot pero na mo tao, bale wala na. Wala na. Buslot na yan. Yung pamilya do, kapag pamilya ng kita gat niya, isa pa kayang gili, gaya mo 1.5. Di ba dong? Nauli-uli ano yung gano'n nga? Oh, dagu ano ang gano'n yun? Dag? Dagu na, nagbato. Nagbato-bato? Is that it, pre? Mga bata, di pre ba? Uli kayo ng mga bata. Para ba na gini kanan dito, pre? Look, hey, pamilya, doon Diyos naman panahanag yung gasto ano yung para 1.5. Di ala kayo siya, panahang lang. Nako, nabiyan na aking umahal. Ay, wala. Yan yung ice cream, sa dating po sa pen. Ang mong tanong na kapag ice cream siya, doon na yung mga hod. Ah, pa, pa. Sarap ng manok, oh. Ang luan ng gabi. Kapara ba, para? Yan yung napatok, eh. Mapatong rapo na, hindi na morot. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood.
sa mga sulit ka probinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Couplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms to Go, and King's Beta Pet. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout ni Manny Anita Dino from Washington State. Shoutout kay Jerome Tuala from Orlando, Florida. Shoutout kay Vilmo Manlapas. Shoutout kay Jeremy Manalo. Shoutout kay Sinaida Olpindo Galban. Watching from Barcelona, Spain. Shoutout kay Neil Ofrancia from Abu Dhabi. Shoutout din na Mark Borja from Bacolod. At Rusty ng Antique. Greetings from Bubble Jam TV from South Korea. Shoutout kay Michael Perez and Perez Family. At sa mga hindi ko po na shoutout, shoutout na lang po sa iyong lahat at maraming salamat po.